syempre, pag nanihiram tayo, guys, eh, kailangan natin alagaan yung hinihiram natin. Sabi niya, mas yung mga record player niya, mga ganito, ano to, mas matanda pa sa akin. Mga binili pa niya nung siya ay binata, guys. So, it means, mas matanda talaga sa akin yung mga record player niya. So, kailangan natin alagaan. Hello mga dear, welcome back ka Ate Mari Paul, ang vlogger na din magsusuklay! And today, ay meron tayong bagong halaman dito sa ating studio. Binili ko lang ito kanina after charts. Ayan, may orchids tayo at yellow siya. Yellow ang kulay. First orchids dito sa ating studio. Eh, sana hindi siya mamatay. May orchids tayo. At bumili din ako nito. Tropical plant. Ang ganda ng kulay. Marami ito sa Pinas. Pero papalitan ko itong lalagyan niya kasi liit. For sure, di niya magugustuhan itong maliit na lalagyan. Kaya pag napadpad tayo sa ano to, sa store, maybe sa Home Depot or kaya sa ano to, pag bumili ako ng aking rose sa nursery, baka makakita ako doon ng mas murang lalagyan. At meron tayong Hedera Ivy. Ang ganda ng kulay kasi green and white. Yung kapitbahay namin, meron sila nito pero yung green lang. As in, ang laki-laki. And diyan sa gilid. Ginawa nilang ano to, parang hanan ba nito yung ginawang ano ba yung Tagalog nun? Bakod yun. Bakod. At siguro lalagay ko rin dyan yung ano to, medyo mas malaking lalagyan. Pero right now, di ko pa alam kung saan ko sila ilalagay dito kasi hinihintay kong dumating yung in-order kong cabinet. Ayan, may cabinet na naman tayo. Bode ako ng cabinet. Lalagyan na ng aking, ang pala nito, ng aking record player, guys. Yung aking turntable. Kasi sabi ni Paul, hindi daw maganda na na iinitan yung mga ganito. Yung mga ganito. Kasi masisira daw. So, bumili ako ng cabinet. Eh, pinahiram lang sa akin ni Paul yung mga to. Ang dami niyang record player. So, kailangan natin, siyempre, pag nanihiram tayo, guys, eh, kailangan natin alagaan yung hinihiram natin. Sabi niya, mas yung mga record player niya, mga ganito, ano to, mas matanda pa sa akin. Mga binili pa niya nung siya ay binata, guys. Eh, alam niyo na. Returnal support. So, it means, mas matanda talaga sa akin yung mga record player niya. So, kailangan natin alagaan. Mga iba dun eh. Kwan na. Papunta na saan. Ang ganda. Yellow siya. So, di ko alam kung papalitan ko ba itong lalagyan niya. Ganyan. Sa Pinas, ano to, ang bilis magpa, ano to, magparami ng orchids. Hindi sila namamatay, ganun. Kahit nasa ano to, init sila. Pero dito, sa ako, hirap na hirap akong alagaan ng orchids. Magtatagal lang sila rin sa akin ng isang taon. Tapos yun na, matitigok na sila. Hindi ko alam kung paano alagaan yung orchids dito. Hindi ko naman sila, ano, kasi ba, hindi naman, pag nasa indoor kasi, siyempre, noong una kong bumili ng ganito, siyempre sa amin, sa Pinas, sa probinsya, yung mga orchids ng nanay ko, nasa labas, hindi sila, hindi naman sila, na, hindi sila namamatay, ha? Pero dito, nung dumating ako dito, siyempre, wala naman akong kaalam-alam sa mga halaman-halaman dito dati sa US. So, yung, bumili ako ng, ano to, lima yatang orchids. Ang gaganda ng bulaklak. Tapos, ang ginawa ko din, linagay ko sa harapan ng bahay namin.
ano to, mga 3 days siguro. Wala, naluto na yung dahon, yung bulaklak niya namatay. Hindi pa na pwedeng ilagay sa labas, guys. Magkaiba yung ano, syempre yung weather sa Pinas at sa dito. Ay nako, mula noon nilalagay ko na sa loob ng bahay. Ayun, nagtatagal nga ng ano to ng isang taon. Tapos namamatay na, di ko alam. Pero sa Pinas, Diyos ko, pag eto, ganito, Diyos ko, mapaparami pa nila to sa amin, sa bahay. Ayan, ang ganda ng kulay, yellow siya. Kanina meron pa siyang orange, kaso nga lang, syempre, di ba? Bus na yung pera natin. Wala natin magtipid. Lalo na ngayon, hindi pa tapos ang, ano to, ang pandemic, kailan magtipid. Kaya, eto. At eto naman, nakong ganda-ganda, gustong-gusto ko. Ito talaga marami sa atin sa Pinas. Ito for sure. Pag rumami na to, siguro magkakap din ako din. Si, ano yun, parang nag-message. May nag-message sa atin. Okay, wag na tayong makarami ng dada kasi may pasok pa tayo. Mamaya, ako, kuyatan na naman tayo. Okay, so that's it mga dear. At eto pala, pag bumibili ako ng orchids, hindi ako bumibili ng yung lahat na bukadkad na ganyan. Bumibili ako yung may mga ganito pa. Ayan. Yung pa bukadkad pa lang. Siyempre, para magtagal sa atin, yung pag kasi may mga, mostly kasi pag bumibili tayo, yung may mga ano to, may nag-open na yung ano to, yung flower niya. Pero ako pag bumibili ako ng rose, ng ano to, ng mga halaman, gusto ko yung hindi pa, hindi yung iba nag-open na tapos yung iba hindi pa, parang ganito. Diba? Ayan. Hindi pa siya nag-open lahat. So, for sure, yung bulaklak, ano to, tatagal. Kasi kapag nabukadkad na yung binili nyo, siguro mga months lang, ganyan, wala na. Hindi mo na ma-enjoy yung bulaklak nyo. Kasi nag-open na silang lahat ng binili mo. So, yan din yung isang tip pag ako ay bumibili ng mga halaman. Hindi lang orchids. Kahit halaman na namumulaklak na nabibili ko. Ganun, tinitignan ko talaga. Kung nag-open na lahat. So, ayan, magbabay na tayo guys. Kasi nga, may pasok pa ako mamaya. Mamayang gabi po yata na naman. Okay, bye-bye and God bless.